أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. At una sa lahat, papasalamatan natin ng Panginoon. Alhamdulillah, pinapayagan tayo magkakaroon ng usap-usapan na may kaugnayan po sa religion. And I would like also to our brothers who are Muslim, also and non-Muslim or non-Filipino, isha to be with us. If you have some question, inshallah, we will give you time to shoot your question and we will answer your question regarding the religion of Islam and Christianity. Today, the topic of my discussion, ang topic po sa aking tatalakayin ngayon ay may kaugnayan po ito sa Islamic view on homosexuality. Islamic view, I repeat, my subject for today is about Islamic view on homosexuality. Ano ba ang pananaw ng mga Muslim itong tinatawag na ngayon ay LGBT? Mamaya, inshallah, tatalakay natin dito. Pero bago dito, kunan natin ang pansin kung ano ba ang kahulugan ng tinatawag na LGBT. Ang kahulugan po sa English, tinatawag na lesbian. L is for standing for lesbian. G is gays, and D, bisexual, ang letter T ay tinatawag na transgender. Kung akin itong bigyan ng kahulugan sa Tagalog, may Tagalog ako na kahulugan, binigyan ko dito, na kung iintindihin natin, mga harapan, rituke, tumboy, bakla at doble kara. Alam ba yung doble kara? Ha? Mahilig sa babae, mahilig sa laki. He is inclined to a woman and inclined to male. Okay? Male and female. Ang tinatawag naman transgender, the one person is called transgender, is physically, physically man or man, lalaki, but his heart is a woman. Female heart. Okay? But physically, he has the male guns, ang tawag niyo nun. Organs na lang, hindi na lang barrel. Okay? So, ang ginawa nila, nagpa-opera sila at nagpalagay ng butas. Ang puste pinutol at nilagyan ng butas, tinatawag itong transgender. Ang mga babae naman, na insaktong-insakto physically, pero may pusong lalaki, ang iba bihira man lang pero may nagpa-oopera siya, at nilagyan ng ito, ang dibdib, nagpa-oopera, ginawang lalaki at salamatullah. Hindi naman malagyan ng puste. Ang ginawa na lang nila ay bumibili na lang. Mayroong ilagay dito, ikabit, tapos, yun na. Laro na sila. Yun ang tinatawag ng transgender. Okay? Ang kahulugan naman yung mga bakla ay talagang lalaking lalaki. Ha? Pero mahilig sa lalaki. Lalaki. Yung babae naman ay talagang babaeng babae, mahilig na sa babae. Lesbian ang tawag nun. So, ano ba ang kalagayan sa Islam? Ano ba ang pananaw sa mga Muslim kung story of Lot? Titingnan natin story ni Lot ay tungkol ito sa mga lalaki na mahilig sa kapwa lalaki. Actually, ang sa kapanahonan ngayon, mas matindi. Dahil sa kay Lot, storya ni Lot, ay ang mga lalaki mahilig sa lalaki. Walang record doon sa Quran na ang mga babae mahilig sa babae. Mga lalaki lang. Pag tinatawag mong sodomy or sodomism, sodomites, ang ibig sabihin, ang lalaki ay babato siya sa likod ng lalaki. Ay tinatawag ng sodomy. Okay? Sa kapanahonan ni Lot, ay ito ay sa awa ng Allah, yun. Niyaob, inangat ito, at
pinaulan na ng brine stone, niyaob at binagsak. Sabi na sa science ngayon, history, yun daw Dead Sea ngayon. Sa kaumulot yun. Pero grabe ngayon, hindi lang lalaki sa lalaki ngayon. Mayroon ngayon ng mga babae sa babae. May transgender pa. Transgender. Akala ko noon, transit or transit ba? Yung transit. May transgender din pala. Okay? Ano bang sinasabi dito sa Quran? Talagang very clear sa Quran. Sa Islam, sa Saudi Arabia, ano ba po ang fatwa? Or in Saudi Arabia, may fatwa sila dito tungkol sa homosexuality. Or may katuruan, textbook ito sa Saudi Ministry of Education and Textbooks for Islamic Studies, year 2007 and 2008, academic year, Center for Religious Freedom for Hodson Institute. Sinasabi, I quote, homosexuality is one of the most disgusting sins and greatest crimes. Isa sa mga pinakarumal-dumal na kasalanan. Disgusting sins. And the greatest crimes, ang pinakamalaking criminal or crimine na ginawa, itong pagiging homosexuality. Pag sabi natin homosexuality, babae sa babae, lalaki sa lalaki. It is a vile perversion that goes against sound nature. Perversion, itong pagka... Ibig sabihin, perversion, ito pang pagka... baliktad sa pag-iisip, ha? Pagbaliktad sa mga desire, perversion, that goes against sound nature. Maybe sound nature na ang lalaki may in love sa babae. Ang babae may in love sa lalaki. This is a sound nature. They are against the sound nature. And is one of the most corrupting and hideous sins. And talagang pinaka-corrupt at pinaka drumal-dumal na kasalanan. Repeated dito. The punishment for this homosexuality is death. Pag mayroon palang babae sa babae, lalaki sa lalaki, sa Islamic na batas, ha, ay talaga kamatayan ang hatol nito. Both the active and the passive participants are to be killed whether or not they have previous had sexual intercourse in the context of legal marriage. Kahit man sila pa ay may asawa sila, pero lumalabas sa yung legal at gumagawa ng karumal-dumal, papatayin sila. Some of the companions of the prophet stated that the perpetrator is to be burned with fire. Itong gumagawa ng ganito, susunugin sa apoy. It has also been said that he should be stoned or thrown from a high place. Unquote. Ito na very clear dito sa fatwa sa ating isang bansa na sa Saudi Arabia. Of course, sa Quran marami. Marami din sa Quran na talagang ang sodomy ay pinapatay ni Allah. At siyempre, sa Islam, homosexuality is also tinatawag ito na adultery. Adultery sa Islam. Adultery. Okay? Kabilang ito sa tinatawag na adultery. Or worse than that. Sabi ng Allah, bago tayo pagpatuloy, sabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walawit taba'al haq ahwa'ahum. La fasadatis samawatu wal ard. وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ أَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِدُونَ. In English, sabi ng Allah, but if the truth, ang katotohanan, had followed their inclination, kung ang katotohanan ayon sa kanilang inclination, ano ba inclination sa Tagalog? Pagnanasa, kagustuhan, kung ang katotohanan ay ayon sa kagustuhan ng tao, in other English version, if the truth in accordance with human desires, the heavens, ang kalangitan, and the earth, ang kalangitan, at ang mundo, and whoever is in them would have been ruined.
kung ano man ang kalangitan, kalangitan at ang mundo, kung ayon man sa kagustuhan ng tao, ang katotohanan ay mawala, mawasak, oh, mawala ng saysay. Kung ano man ang nandoon sa kalangitan o ano man nandito sa mundo, mawalang saysay. Ang ibig, mawasak at hindi na mapakipakinabangan. Rather, we have brought them their message, but they from their message are turned away. Ang katotohanan sa katotohanan, binigyan namin sila, pinapadalhan sila ng mensahe. Pero, subalit, sila ay humiwalay, tumiwalag. The message are they are turning away. Lumayo sila sa mensahe, sabi ng Allah. So, ano ba ang nature? Sabi nila, wala kayong pakialam sa amin. Kami mga LGBT, huwag kayong pakialam. Walang pakialam. Si Dudong Manny Pacquiao, si Buhano Rabanne Sinunong Pacquiao, kupos itlog, ay, binanatay siya, nagsalita siya sa mga, sa LGBT. Sabi niya, sa LGBT ay masahol pa sa hayop. Binanatan siya sa mga angkorman. Hindi rin matawag mga angkorman ito, mga bakla eh. Hindi rin matawag na angkor woman ito. Ano ito? Angkor dublikara, sabi natin. Dublikara siguro. Okay? Binanatan si Manny Pacquiao. Kawawa naman si Manny Pacquiao. Ang totoo lang mga kapatid, kami nga mga Muslim, in behalf of the Muslim, except yung sinadura, nga tumatakbong sinudara na Muslima sang ayon sa yung marriage sa mga LGBT, yung mga homosexualist, yung babae na yan, tanga yan at walang alam, mangmang yan sa Islam. Dapat yung mga mujahidin, yung kaklaseng babae, putulan ng liig una yan eh, mangmang yan sa Islam. May lumalabag sa bata sa Pilipinas o labag sa Biblia sa kalye. Kalsada ba? Kalsada. Punta kayo ng Cebu. Nakakita na ako sa Cebu eh. Sa park? Sa kalsada? Nag-oo-oo din doon. Kita mo lang, ano ba ito? Yung mga sarabs, yung mga sagbot ba? Yung mga parang, mga bulaklak? Talagang gumaganon-ganon yung ano? Kilingin lang ko doon. Bumabanat? Buminang, ay, mga alas 6, imedya o alas 7, bumabanat. Nakita ko babae, lalaki, nagbanat doon. Ano? Sabihin lang, huwag tayong pakialam sa amin. Ha? Sino kayo? Wala kayong hiya, pakialaman kami. Hindi ba rin pwede nga latiguhin yan? Oy, bakit kayo uwi kayo sa inyong bahay? Or mag-hotel kayo, bakit dito sa kalsada? Pabayaan nyo kami. Ang mga batas ng Diyos na nilabag sa tao, sabihin natin, pabayaan natin sila. Huwag na natin galawin. Magnanakaw ngayon. Kung may magnanakaw, example lang, nagnakaw, huhulihin mo. Ha? Sabihin, pabayaan mo kami. Kung mag-organize, yun, tingnan mo ngayon. Lumalaki ang ulo at utak nitong mga LGBT. Ang para sa akin, ang LGBT, ang translation ko sa LGBT, libog, grabe, banat talaga. Grabe ni LGBT, libog, grabe, banat talaga, LGBT. Kayo, pag kayong gumagamit ng ganito, pabayaan lang kayo. Ano mangyayari sa mundo, mga kapatid? Imagine, ha? Kung kayo ay lumalabag sa batas ng Diyos at pababayaan lang kayo dahil you are organized, you are internationally organized, internationally organized. Matapang kayo, mayabang kayo, lumalaki ang inyong ulo dahil you are recognized internationally. How about ngayon? Mayroon namang nude organization. Mayroon ngayon. Mayroon nudity, yung maghubad, kahit manid, wala. Mayroon din silang organisasyon. Sakop nga itong UP. Yung UP, every year, may tatakbuhan silang hubot-hubad. Eh, paano na lang? Kung dadami din yung mahilig na kahit manid ay wala at naglakad-lakad dito, na parang mga unggoy na lamang dito, parang mga aso dito nakikita yung mga organo, at sabihin lang, huwag kayong pakialam sa amin. Dahil we are organized, we are internationally recognized. Hindi lang tayo magpakialam sa kanila. Ha? Anong mangyari? Eh, supposing naman, another thing, internationally recognized. Okay. Example, itong batas ngayon sa mundo. Noon, ang batas noon, you are presumed innocent until you are proven guilty. Di ba?
ang batas national sa Pilipinas, internationally, it is recognized the law, it says, the expression of the law, you are presumed innocent until you are proven guilty. Pero may batas ng terrorism. May batas ng terrorism. Without bail, without investigation, you are guilty until proven you are innocent. Today, mayroong batas internationally. Kung duda ang gobyerno sa iyo na ikaw ay isang terorista, pwede kang latiguhin, pwede kang ikukulong, pwede kang i-torture, pwede kang itago, walang attorney, walang bail dahil under ka sa Terrorism Act, sabi nila. So pwede ito? Pwede ba ito? May organization pa ngayon na internationally recognized. Ano yung tinatawag na swapping? May swapping, aywan ko sa Pilipinas, but I read, you go to internet, mayroong mga swapping na mayroong isang organization, maggrupo sila, Mr. and Mrs., pagdating doon, magkambyo, exchange partners. Pwede ba ito ngayon? Masabi nga, we are recognized, respect us. Huh? Dahil ito ay amin itong kagustuhan. Mga kapatid, sabi ng Allah, if the heaven, if the truth is in accordance with the human desire, sabi ng Allah, I will repeat according to the Quran, walaw ittaba al-haq ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal-ard wa man fihinna bal atainahum bidhikrihim fahum adhikrihim mu'ridun, sabi ng Allah. But if the truth had followed their inclination, the heavens and the earth and whoever is in them would have been ruined. Rather, we have brought them their message, but from their messages are turned away. The heaven and the earth, masisira. Ang kagustuhan ngayon, mga kapatid, imagine, supposing, dadami ngayon yung tinatawag na experimental marriage. Marami ngayon, experimental marriage. Magsama ang boyfriend at girlfriend, magkakaanak kahit isang dosina, boyfriend pa rin. Supposing walang pupuna, at mag-organize sila ng isang organization, mag-organize sila and will be recognized nga they have premarital sex before marriage. Ano na ano mangyayari? Hindi tayo magpakialam sa kanila? Imagine mga kapatid, lahat ng lalaki ang totoo lang ay may pagkabakla. Totoo lang. Bakit? Kung study science, mayroon tayong tinawag X chromosome. Y X chromosomes. Di ba? Y X chromosome. And there is chromosome standing for DNA ito sa DNA sa lalaki at sa babae. At bakit nasabi ko na tayong mga lalaki ay may tendency, we have potentially maging homosexual dahil, bakit? Suna, sabi ni Prophet Muhammad SAW, huwag kayong titingin sa kapwa lalaki, sa aura ng lalaki, kapwa lalaki. Babae, huwag titingin sa aura ng kapwa babae. Bakit? Bakit? Sinabi ng Prophet Muhammad SAW, huwag ka titingin sa lalaki. Pag ikaw lalaki, huwag kang titingin sa kanyang pistula, armas, or aura. Ikaw naman babae, huwag kang titingin. In what reason? The reason is that because tayong tao may tendency nga ang Satan, sabi ni Prophet Muhammad SAW, Satan, ang Satanas ay nandoon sa ating dugo. Even si Satanas, dadaloy siya sa dugo ng tao. At may Satanas na tao at may Satanas na jinn.